Hey, so sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome sa Kunwari Podcast. Pag-usapan na agad natin. Your portfolio. How important is your portfolio? So first of all, let's talk about how important your portfolio is. Number one, it's important. Di ba? Why? As a creative shooter or a creative or part of the creatives, your portfolio is your identity. Hindi yan resume lang na nandyan yung edad mo, yung age mo, yung address mo, yung email mo, yung phone number mo, kung saan ka graduate, ano achievements mo nung college, ano saan ka nag high school, saan ka nag elementary. Hindi yan ganun. Your portfolio is your identity as a creative person of what you did, what you can do, and who you did it for. Ngayon, as a newbie or baguhan sa industry, Sir Marco Mars, paano po ba gumawa ng portfolio? Let me clear this thing first. Hindi porket may Google Drive kayo na yung portfolio mo. Hindi porket may link ka sa YouTube mo ng video mo, eh, portfolio mo na yun. A portfolio is a collection of everything you did. Videos, photos, yun, onting about you. So sa mga baguhan, kung gagawa kayo ng portfolio, huwag kayong mangolekta ng Google Drive link sa isang notepad. Huwag kayong mag-send sa sarili nyo ng Google Drive link or mag-send ng collection ng photos via Messenger. Sobrang mura lang gumawa ng portfolio. Portfolio, I mean, magbukas kayo ng Wix website for free or kung kaya nyo gumawa ng PDF. Mas maganda, ma-present nyo yung gawa nyo through a PDF or through a PowerPoint presentation. But please, my guy, huwag kayo magsisend ng Google Drive link sa client nyo. Bakit? Para sa akin, ang biggest turn off or ang biggest, yun, kaya kayo noob hanggang ngayon, kaya yung iba hindi nakakakuha ng malaking client is hindi gumagawa ng portfolio. Biggest turn off ang pag wala kang portfolio. Hindi ka basta-basta. Kasi nga, identity mo yan eh. Para kang nagbigay ng, alam mo yun, para kang, ang client kasi, kapag nag-inquire yan sa'yo, hihingin yan yung portfolio mo, anong ginawa mo. So, ang dapat mong gawin, isug mo siya dalhin sa iba-ibang lugar. Kaya ka nga may sariling mundo eh, alam mo yun. Yung portfolio mo, yun yung sarili mong mundo. Nandun lahat ng ginawa mo, lahat ng magagandang ginawa mo. So, yun ang portfolio. So, Sir Marco Mars, oh, sige, tinuruan mo kami paano gumawa ng portfolio. Pero paano namin, anong lalagay namin sa portfolio namin? Ito yung biggest misconception about having a portfolio. Na lahat ng magaganda kong clients nandito sa portfolio na to. Lahat ng mga naging kliyente ko. Ah, naging kliyente ko si Kong TV. Naging kliyente ko si Tim Katagumpay. Kung sino mang sikat pa, naging kliyente ko na. Eh, baguhan ako. Wala akong connections. Wala akong kakilala sa industry. Here's the biggest thing. You don't need to be hired by big clients. You just need to have a home. Ano yun, Sir Marco? Mars, ano ibig sabihin nyo dun? You can actually make a really good portfolio just at home. Mag nasa bahay ka lang. How? Ha? Paano sinasabi mo? Ano ba sinasabi nito? Kasi nga, ang portfolio is your identity. It showcases mainly what you can do, not what you were hired for to do. Diba? If you can grab a specific product sa bahay mo, sabihin natin Tide, o sabihin natin ketchup, may ketchup sa bahay nyo. Hindi na malabong walang ketchup sa bahay nyo. Ewan ko, anong klaseng bahay, kung walang ketchup yan, or walang Sonrox dyan sa inyo. Gawa nyo ng product video. Lagay nyo sa portfolio nyo. You're welcome. You don't need to be hired by the biggest brands for you to have a very beautiful video. As long as you're damn creative and you can present something so good out of what you can have a really good portfolio. Siyempre, as a shooter, minsan kasi skill, of course, skill is 100% important. But ito rin yung kailangan yung tandaan. Your skills
will grow with you. But your gears, they will grow old with you. Ano ibig sabihin ko? Meron din mga shooters dyan na tamad mag-upgrade. Mag-upgrade kayo. Huwag kayong tanga. Dahil hindi ba lang araw, 1080p, sikat pa din. 1080p, masarap pa rin titigan sa mata. Kahit gano'ng kakagaling magkulay, kung 1080p, 8-bit yan, ewan ko na lang. Diba? Hindi mo naman pwedeng i-upscale ang 360p at gawin ng 4K. Bah! Sa mo kinuha yung mahay ka na yan unless may AI na lumabas niya na yung 360p na kukonvert ng 4K. Mag-upgrade kayo. Yun ang totoo, mag-upgrade kayo. Part ng portfolio nyo solidifies also your experience. So, sabihin natin nakagawa ka na nga ng portfolio. Nag-shoot ka sa bahay mo, minimum at least 5 items na ganun ang ganda ng commercial. Maganda. And by that, makakuha ka na ng kliyente. People will start asking, galing naman ito gumawa ng video. Kinuha kaya siya nito? Oh, syempre, sasagutin mo, hindi po ako kinuha. But this is what I can do. Ito yung magagawa ko, ito yung mapuprovide ko sa inyo, ito yung mabibigay ko sa inyo. Kung magtitiwala kayo sa akin. Kasi, yun nga, your portfolio shows who you are and what you can do. Tandaan nyo yan. One more thing you guys have to understand about making your portfolio is that sometimes you have to do it for free. Kasi nga, previously pinag-usapan natin kapag si client nag-demand nang gusto, nagsabi ko nang gusto. Ayaw namin ito. Gusto namin yung mukhang comics. Or gusto namin yung lumilipad yung hotdog, mga ganun, or patatas. Or gusto namin nagsasalita yung delata. Tapos yung creativity mo. Ang point ng paggawa ng free is hindi lang yung basta makakatulong ka. Kaya ka gumawa ng free is para ma-exercise mo din yung creativity mo. Para magawa mo kung ano yung nasa isip mo. Kasi madalas, ma-hire tayo ng client, so mag-e-effort tayo maghanap ng music, gumawa ng sequence, ng shots. Pero hindi masusunod yun. Hindi mo magagawa yun kasi nga binayaran ka para gawin mo yung gusto nila. Hinire ka ng tao para sa skills mo, hindi para sa creativity mo. Bihira yan. Soon mangyayari naman talaga yan. Sasabihin ni client, sige, tiwala kami sa gawa mo. Alam naman namin yung quality ng work mo. Maganda yon. Pero, meron talagang mga clients sa industry na hinahire ka dahil lang alam mong gawin yung bagay na yun, hindi dahil gusto nila yung taste mo. Madalas kasi dyan maraming baduy. Maraming baduy yung taste. Tanggapin yun. Kailangan yung creator's pride, yun yung tawag ko dun. Nagkaroon din ako nun. Ito maikling kwento lang, pero naging client ko si Potato Corner once from Food Manila. Nag-demand sila ng Daniel Schiffer sequence. Siyempre yung Daniel Schiffer B-roll sequence, it's one of the most complicated B-roll sequences dahil lahat ng shots kailangan connected. Paano mo i-connect ang tossing or paano mo i-connect ang paglagay ng powder? Ganun siya ka-complicated. Pag sinabi ni client na Daniel Schiffer sequence, so dineliver ko na sequence na ganun. But then, bigla nagbago yung taste nila na parang gusto namin, parang medyo comics yung itsura. Tapos ka. Tapos ang creativity ko. So, di ko sinasabing baduy sila or what, pero marami kasi talaga na client ay hindi kayo same ng taste. It's their own preference. Maybe they're sticking to their theme, they're sticking to a holiday, parang ganun. Kaya you guys have to understand, you have to let go of your creator's pride. Always remember, if you're gonna get paid big, yun din yung mga nagiging ano ko na lang, conditions ko. If I'm gonna get paid big, I'm gonna do what they want. That's why sinabi ko rin sa inyo previously, na your client always comes first. Whatever they want, let's do it. But if they, you do it for free, nasa iyo lahat ng creativity. Nasa iyo kung anong gusto mong gawin. They won't have the right na mag-demand. Kasi syempre, ginawa mo ng free. Yun yung honest truth. Hindi sila makakapag-demand. Ginawa mo ng offer free, tapos magde-demand pa. Depende na lang yun kung ganun ka kapasensyoso. Diba? May mga shooters din dyan na mapagpasensya sa gusto. Which is isa rin yun sa mga traits na dapat meron ka. But, yun. Let go of your creator's pride or do it for free. Well, sooner or later gagawin yun. Ganun yung mangyayari. So, I'm telling you guys this para maging prepared kayo. So, yun lang naman.
Yun lang naman yung dapat natin pag-usapan sa portfolio. Kaya, yeah. I'll see you guys. Peace out.